everyone! Welcome to my kitchen. Today's video, mag-share ako sa inyo ng isang mura, masarap at 3 ingredients na panghimagas. So, kung bago pa sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. At para sa bago sa aking channel, meron po akong shoutout portion sa last part ng ating video. Kaya mag-comment lang kayo at in-mention ko kayo sa aking next upload. So itong i-share ko sa inyo ay napaka-affordable na panghimagas gamit ang ating kamote. Ayan kung paano gawin, eto na ang ating mga ingredients. Para sa ating ingredients, ang first nating kailangan ay ang ating kamote or sweet potato. Para sa ating second ingredients, kailangan natin ng ubi condensed milk. So, ang gagamitin ko ay Alaska ubi makapuno. Pwede kayong gumamit ng yung isang brand nito na ubi condensed milk. Para sa ating last ingredients, optional ang i-share ko sa inyo. Pwede kayong gumamit ng sliced almond or ang ating walang kasawa-sawang cheese. So, ayan lang ang ating mga ingredients sa ating simpleng panghimagas pero masarap. Para sa wala namang ubi condensed milk, pwede kayong gumamit ng classic condensed. So, ayan, pwede na tayo mag-start at samahan nyo na ako. So, para sa ating first step ng ating pagluluto, kailangan nating pakuluan ang ating kamote. So, pwede nyo din itong i-chop-chop kung gusto nyo maliliit. Lagay lang tayo ng tubig. Yung sakto lang na lalambot ang inyong kamote. So, babalikan natin to pag malambot na yung ating kamote. Check na natin ating kamote. So, ayan, malambot na siya. Luto na hanggang gitna. So, patayin na natin apoy at hanguin na natin sa ating kaserola. Para naman sa next step natin, gamit lang kayo ng dalawang tinidor para yung mapasok. Pwede nyo itong palamigin muna bago nyo balatan. Pwede yung mainit pa, balatan nyo na. Kung mayroon kayong mahanap na violet na kamote, mas maganda yun kasi natural yung kulay niya. Kahit hindi na kayo gumamit ng ubi makapuno na condensed milk or ubi condensed milk, kahit yung classic na lang, basta violet na yung inyong kamote. Ayan na, balatan na natin siya. Alisin na natin to. Then, kailangan lang natin siyang i-mash. So, nag-level up na yung ating pang-mash, hindi na tinidor. Kapag durog na siya, pag may nakita kayong mga ugat-ugat sa kamote nyo, tanggalin nyo yan. So, alisin natin yung mga ugat-ugat. So, ready na tong ating kamote. Siset aside ko muna siya at magluluto tayo. Para sa ating next step, kailangan lang natin ibuhos sa ating saucepan ang ating condensed milk. Lulutuin na natin to, kaya punta na tayo sa ating cooking station. I-on ko na yung ating apoy. I-mix lang natin to. Papalaputin ko lang to ng kaunti. Kung nakukulangan pala kayo sa kulay ng ating condensed milk, pwede kayo mag-add ng food coloring para violet na violet yung inyong color. Sa ayaw naman, pwedeng-pwedeng hindi kayo mag-add. Kung gagamit naman kayo ng classic condensed milk, pwede kayong mag-add ng vanilla para mabango yung inyong ginagawa. Ito kasing ubi makapuno na gamit ko, mabango na siya.
Masarap na yung kanyang amoy. Ayan, kumulo na yung ating condensed milk. Ayan, nagbabubbles na siya at slightly thick na din siya. Kaunti pang halo, konting thick pa, saka natin ilalagay yung ating kamote. Ayan, ilalagay na natin yung ating kamote dito sa ating condensed milk na niluto. Ngayon, pag may mga puti-puti pa dyan na kamote, na buo-buo pa, durugin nyo lang tapos mix nyo lang. Dito sa part na to ang medyo nakakapagod, pero sulit naman to kasi masarap yung ating panghimagas. Mapatay natin to kapag medyo hindi na siya matubig. Kasi pag medyo basa-basa pa, mahirap siyang i-form. So, ito ay ready na. Yan. Lumalaban na yung ating kamote. O, maganda na tong i-form mamaya. Papatayin ko na yung apoy niya. Yan. Ito ay i-cool down ko muna bago ko siya bilog-bilogin. Ito na yung ating kamote. I-cool down ko muna siya. Kasi mahirap tong i-form na mainit pa. So, ayan, balikan natin to pag hindi na siya mainit. After natin siyang ma-mix well, at kung mapapansin niyo, wala na siyang mga white. Kasi dinurog ko siya at hinalo ng maayos. Para ayan o, kitang-kita niyo, violet na violet siya. Kung may mapapansin man kayong mga white, konti na lang siya. So, ililipat ko muna siya dito sa ating isang bowl. Para sa ating next step, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Ayan. Then, kuha kayo ng measuring spoon. Ito ay 1 tablespoon. At gagamit din tayo ng macaron liner. Ito ay 3/4. Layer muna natin ang ating macaron liner. So, gumamit lang ako ng liner na manipis. Manipis lang siya. Ito yung mumurahin lang to. So, para presentable lang ating simple dessert. Ito naman yung ating cheese. Ang ginawa ko, nilagay ko muna sa freezer ang aking cheese para medyo matigas siya. So, ang ating sliced almond, pwede nyo itong i-toast kung gusto nyo. Ang mister ko kasi gusto niya yung eto na mismo ang ilagay. So, ang gagawin natin, mag-scoop lang tayo ng ganyan. Then, ira-round lang natin to. Pwede rin kayo maglagay ng cheese sa loob kung gusto nyo. Ayan yung ating nagawa. Then, lagyan nyo ng cheese. So, ang cheese, pwede nyo din siyang dikit nyo lang ganyan, tapos coat nyo. So, eto yung ating may cheese. Nag-leave ako ng may space para makita yung kanyang color na violet. Ayan. Then, lagay nyo na sa inyong liner. Eto yung magiging itsura niya kapag nasa liner na. Ayan o. Yan ang itsura niya kapag nasa liner na. So, ito naman para sa ating almond. So, yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya dumidikit hanggang sa hindi nyo i-roll. Kailangan nyo siyang idikit ng ganyan. Then, saka nyo i-roll. Kung wala kayong sliced almond, pwede ang mani. Ayan. Lagay natin dito sa liner. Repeat procedure lang tayo hanggang sa maubos natin tong bilog-bilogin.
ating finished product ng aking ginawang simpleng panghimagas. Pero masarap. Kaya mag-taste test na tayo. So, iti-taste test natin ang ating ginawa. Ito siya. Napakaganda ng nagawa natin. Ang pipiliin ko dito ay ito. Ayan o. Ang sarap. Titikman natin siya. So, ito siya. Ayan ang kanyang itsura. Balance na balance yung tamis at yung cheesy flavor. Naging level up yung ating kamote. So, sana nag-enjoy kayo sa aking bagong isinare na patok sa bulsang panghimaga. So, ayan guys, thank you for watching! So, before we end this video, eto na yung ating shout-out portion sa ating mga taga-subaybay. Shout-out kay Josefa Argiles, Narzel Kitchen by Teacher Lizel from Daet, Camarines Norte. Another shout-out to Marie Madelio, Michelle Lirag from Calamba, Laguna, Ismailin Revillame. Shout-out to JM Abatayo, Flor Piano, Francia Marco from Kuwait, Susana Upeña from Bulacan. Para sa ating last shout-out to Rima Ramos. Hi Rima from Abu Dhabi. So hanggang dito na lang ang ating shout-out. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!